Kiss SN Marco! Or known as Kiss Mark. Ayan, Bel, gitna muna para sa photo op. Lead stars of the movie Loving in Tandem, Maymay and Edward! Ganda! Dalaga, oh! Okay, ayan, May. Tayo muna. Maymay, Edward, please. For the photo of. Looking so good. That's Mayward, Maymay and Edward. My favorite from pep.ph will start with this first set of questions. This is Jim P. Ay, pag-greet muna natin sila, no? Kisses. Marco, please greet the vlogger friends natin. Pati muna kayo. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat na pumunta kayo dito na kahit maaga. Sort of. Lunchtime, maraming salamat na binigyan niyo po ang time niyo po sa amin lahat. Of course, thank you. New look, ha? You look good. Alright. Hindi ko na, sinabi ko kay Direk bago mag-primer night, magpapakalbo ako. Pero, kalbo lang sa gilid lang. Ah, inayos lang. No po. Alright. And of course, kisses! Hello po everybody. Good morning po sa inyo lahat. Tito EJ. Hello na. Good morning po. Thank you so much for taking the time coming here. We really, really appreciate it. Thank you. And of course, Edward! Gumagwapo, tsaka tumatangkad siya! Thank you guys, maraming salamat sa pagpunta and thank you for spending your time with us here today. And of course, yes. And of course, Maymay! Hello po sa inyong lahat, good afternoon po sa inyong lahat. Maraming salamat po, inibitan niyo po kami. Sino po? Ayun, thank you so much. Oh, okay, eto na po, ready na si Jimpy ng kanyang mga questions. Ate mo, tatanong ka rin lang naman yun. Hello guys, congratulations sa first movie nyo. Okay. Una muna syempre hindi yung mawawala yung ganitong tanong na parang how does it feel? Kasi ilang buwan pa lang after ng paglabas nyo sa bahay ni Kuya. Ayun na, lusit kayo. Sorry. Yun, syempre ano yung feeling na parang most especially when you're still filming na ngayon ipapalabas na? Okay, let's start with Marco. Kasi it's been a year na, no, na lumabas kayo ng PBB, since the PBB. Okay. And na marami na su-surprise na you get the breaks na nakakapag-pelikula agad kayo. So how does it feel to be doing a movie? Alam niyo po yung excitement na may kaba kasi hindi niyo po alam kung magugustuhan ng mga tao and then it's gonna show on all the Philippines. So, yung parang the kilig of first date. yung parang ganun po, pero first movie. And then, syempre, inaalay ko tong movie na to. Kasi, sa tatay ko. Kasi sabi niya, ipakita mo talaga sa akin kung anong kaya mo. So, now, Dad, I'm doing a movie. Is he around? I mean, nasa Italy ba siya? Opo. Alright. Just gonna, mapapanood din naman niya to kasi we have international screenings. Opo. Definitely. Thank you, po. Kisses, how does it feel doing a movie first time? It feels really amazing and we feel very blessed kasi this is a movie and not everybody gets that opportunity. So, yung movie na to, parang napaka-laking blessing talaga for me and for everyone. Yung masasabi ko is na yung movie na to, super thankful kami sa lahat ng tao who put us here. For example, Derek Rory. Derek Rory inspired us that we can do things. Yes po. We want to thank her so much for inspiring us. And of course, our manager, Captain Luz, siya talaga yung laging nagmo-motivate sa amin na we are bound for great things. She always says that to us. So thank you so much for the people who believes in us. Kasi kung hindi dahil sa kanila, we wouldn't be here. Tama. And of course, Edward, how does it feel, Edward, doing a movie? Kasi you've done teleseries na, di ba? Alam mo naman. You appeared lang sa Luna? Hindi. Hindi ka pa naman. Ah, okay. Sorry. Soon. Okay. Sorry. Doing the movie was probably the scariest thing I've ever done. Seryoso? Well, is it the first day I got on set? I remember being in the van with Marco, and we were there like, okay, bro, okay, so
script on the situation. Yeah, every day before, the first few days of shooting, every day before we went on set with Marco and I, were holding hands praying. And it's been the scariest, I've never been more tired, I've never been more nervous, but it's probably the most satisfying thing I've ever done in my life. So, and it's so close to coming out, I'm just looking forward to letting you guys see it. Wow. And of course, Maya, anong feeling after BBB, may launching movie na kayo? Anong... Patay na. Kasi hindi na bago sa'yo, nag-appear ka na sa TV, pero iba ang pelikula. May naka. Oo, masasabi ko lang po na sobrang isa ako sa mga taong hindi ko akalain na sobrang ma-bless ako. Ibi-bless ako ni Lord dahil... Grabe, parang panaginip pa rin hanggang ngayon po. Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ang dami, hiniyak ko na lahat dahil hindi ako makapaniwala. My moment na. Ganun talaga. Ganun naman talaga ang feeling after mag-last. Pero ngayon po, ngayon, hindi naman po nawawala yung pressure. Kasi di ba po, lahat makakanood ko ng movie na to. At saka open naman po kami sa lahat ng comments, lalo na po sa mga co-actors po namin, at lalo na po sa mga lalo na din po sa mga veteranong actors. Talagang gusto namin marinig yung mga komento nila kung ano po yung dapat namin i-improve. Pero sa movie na to, dahil alam ko po, alam niyo po yung feeling na dahil ginawa mo yung best mo, alam mo yung magiging maganda yung resulta. Dahil sa hindi lang sa na-improve, pero dahil sa magandang samahan po na napupunta ng team at din sa tulong din po yun ni Direk Giselle. May nung natapos ang pelikula, anong pwede mo sabihin? Ay, ganun pala ang pelikula. Nasabi mo na ibang-iba pala ang pelikula. Ay, iba! Alam mo yung nakita yung trailer? Pusat, ilang take yun ah. Pero kala mo, one take lang, Ines? Oo, tapos ilang shots, ganun-ganun ba ako na... Pero masaya sa feeling. Masaya sa feeling. Parang worth it ba? Masarap pala sa feeling na alam mo nga kapagod nung time na yon, pero maganda yung resulta. Correct, correct. Would you say the same, Edward? Yung feeling na ganun pala ang pelikula. I watched the movie, I watched the trailer. Uh-huh. I thought the same thing. I know exactly what I'm thinking during that. I know, I was so close to laughing because Ryan Bang made a joke. I know everything. I know what I was feeling. Every single scene. I didn't know that. You know, I thought, before BBB, I thought, oh, they do it once, and then there's a lot of cameras. No. No. Sobrang iba. Maraming shots. There's so many times you have to do the same emotion. So, yeah, it was nothing like what I thought it would be. Pero una po, talagang nag-ano kami, parang paano po tayo mag-adjust nito? Ang hirap pala ng ano, ang hirap pa maging artista. Ganun talaga. Pero... Habang tumatagal na hindi kami nag-stop matuto, mas na-enjoy namin yun ngayon, buhay namin ngayon. Jens, gusto mo pag-react natin sa Direk bilang ano, hindi naman bago sa kanyang paggawa ng pelikula. Direk Giselle, yung kinikwento nila, anong feeling mo talagang grabe ba ang kaba nila, Direk? Opo, grabe talaga. Grabe yung kaba nila na talagang pag tinatanong ko sila, kanyari pang ilang take na, 15 na. Kaya mo pa ba? Pagod ka na? Oh my God, may ganun din na. Never po sila sumagot ng oo. Lagi po nila sinasabi, hindi pa mo direct. So, parang ako naman, sige, hindi pa kayo pagod. And then parang, ang hirap kasi nga, coming from BBB, sobrang raw, sanay sila na, ito lang ako, arte ako ng ganito, ito ako. Again, parang very technical yung film, so ang hirap i-capture nung pagiging raw nila as well as ma-hit nila yung markers. Kasi diba, ko, yan o, naiyak na sila pag marker. Kasi kunyari, nagawa nila na tama, tapos hindi nila na-hit yung marker, naiyak na sila, ganyan. Oh, pero ano, ang ganda kasi parang yun ang sinasabi ko kanina sa isa pang interview. From day one, nakita talaga namin yung improvement nila hanggang matapos yung pelikula. So, tipong from take 17, take 10 na lang, naging take 1 at some point. So, nakaka-proud. Sobrang ako happy sa kanila. Kasi direct, you've witnessed kung paano naging movie queen sila, Bea. For everyone's information, Direk Giselle has been Direk Olivia Lamasan's assistant director in the movies. Kasi Direk, ibang group po ito from the press club. These are the bloggers. Ito yung mga
reliable na talaga naaasahan natin to promote our movies real time. Ayan, nako, promote nyo po kami please. Ano? Papakilala lang po ako. Sige, go ahead, direct. Actually, medyo matagal na po. Oo, oh, alam ko naman industry. Yun. Sila alam nyo ba? Hindi nila alam. Lagi lang po ako mga naka, ano dyan, naka shorts lang sige. Correct. Nagugulan siya. Pero ano, I've been with Direk Inang for how many years, I don't know. Pero since In the Name of Love, script ko niya ako doon. Tapos prior to that, I was working in TV with Direk Rory. So nakita ko po talaga kung paano mag-work with, or natuto ko sa kanila, how to work with the actors, how to run a set. Tapos yun nga eh, parang sabihin ko, hindi ko ma-handle itong mga bagong mga artista nito. At the same time, yung mga veterano, kung hindi ko pa na-experience lahat ng mga na-experience ko with them. So, yun po. Kasi naniniwala ako, the best, ang nag-emerge na best directors are the best assistant directors. Kasi nakahandle mo yung floor, yung ano, yung ground, di ba? Mamaniin mo na pag ikaw na yung umupo, tama ba? Ang hindi rin. Hindi ko po naman eh. Meron po talaga moments na mahirap pala talaga. Kasi parang... Tapos kasi sumugod na doon at kasi yung AD mo, ako na muna mag-AD sa'yo, gano'n. May mga panahon po! Pero yun nga po, parang ako personally, naging challenge ko naman, kailangan to ay story muna, ay actors ko muna, hindi yung set. Kung sobra po ako OC dati as an AD, parang ngayon, gawa ganun na lang ako, binibigay lang ko kasi parang sila na yung priority ko ngayon. Or wow, nice na alagaan pala. Parang, GP! Parang, hey! First time.